natin, no, bago tayo mag-live selling, hintayin muna natin yung mga viewers natin. Live selling na ba, Tito Oding? Hindi. Iba na ba tayo ng ginagawa every Saturday na? Magbebenta na tayo ng aliw. Joke lang. Hindi, entertainment naman talaga. Aliw naman. Pero hindi benta, libre lang. Kaya manood na kayo ng Tito Cool kasi libre lang. Hmm. Yung ibang entertainment may bayad. Wala na kayong entrance, di ba? So, ayun, what's up mga pamangkin? Kumusta mga pamangkin natin dyan? Na-miss nyo ba ang Tito Cool? Siyempre, dalawang linggo ba? Isang linggo lang. Kasi siyempre, for safety reasons nung nakarang bagyo. At hope na okay lang kayo. Sana okay lang kayo kasi alam ko maraming na salanta ng bagyo. Maraming naapektuhan, Tito Clint. Yung pangalang daanan nyo, Tito Ding, apektado na eh. Hirap, iikot ka, tas ang layo. Buti na lang medyo sementado na yung daanan. Saka, di ko alam kung Cavite yata ang natamaan ng alam ko eh. Sa sobrang taas ng baha. Barang, baha. Oh. Pero yun ba ang sentro? Di ko rin sigurado eh. Sa batal yata kasi bumahating sa batal. Sana okay lang. Sana okay lang kayo. Nakatira din kasi sa batal pero phase ano lang. Phase 1. So hindi kayo masyadong bina. Sa ibang phase ano daw eh. Lubog daw talaga. So, hirap din ng mababa kayo. Tapos dapat yung mga wiring sa din dito clean talagang okay, di ba? Para safe. Ang inaano ko kapag may bug dun sa mga binaba, kahirap lang magpupundar ka ng gamit. Tapos di ba, mababa, papatuyo mo, bibili ka ng, di, syempre masisira agad yun. Bibili ka ng bago, tas babahain lang ulit. Hirap ng ganun. Pero wala naman choice kasi syempre, taga dun naman sila. Di naman madaling lumipat ng location. Yun din talaga. Hindi naman basta-basta din. Ako nga pala ang Tito Cool ay sponsored ng Maleficent Virtual Services. Pero Sherry Kasimangan. Pa-search na lang sa Facebook at sa TikTok. Sa TikTok, marami siyang mga content din tungkol sa pag-VVA. Freelancing. Everything, mga personal. Tsaka syempre ng Yahtzee Fan Zone sa palike sa YouTube at sa Facebook. Alright. Ano ba ang topic natin ngayon, Tito Ding? Siyempre, kung saan tayo nag-umpisa, siyempre, wala naman tayo dito kung wala tayong, di ba? Tsaka utang natin to sa, utang natin to sa mga viewer, mga listener natin, tsaka viewer natin. Kasi, nag-start tayo ng Tito Cool, in-assume natin na kilala na nila tayo. Pero, itong episode na to, kumbaga, mas makilala nila kung paano rin tayo magkakilalang dalawa. Kung saan nag-start. Kaya yung title namin na kung makikita nyo, The Making. Parang talaga. Pero ano pa rin to? Parang movie. Under pa rin tayo ng friendship series. Oo naman. Kaya tayo nag ganitong topic kasi syempre sa friendship pa rin. Kaya mga pamangkin, kung gusto nyo pa kaming mas lalong makilala, tutok na kayo ngayong gabi. Pa-share at saka pa-like na rin ng mga social medias natin dyan. Tutok na kayo kung ayaw nyong tutukan namin. Joke. Saka syempre, habang, anong pang 9th episode na natin to, no, Tito Ding? Syempre, habang tumatagal. Lalong sumasarap. Hindi. Pagbubutihin. Habang tumatagal, mas lalo pa namin gagalingin. Mag-isip pa kami ng ibang concepts, ng ibang pwede nating pag-usapan kung paano natin i-deliver. Anyways, Tito Ding, ano bang natin ngayon, parang gagawin natin? Kwentuhan lang about sa kung anong, paano tayo nag-umpisa. Siyempre, may question and answer tayo sa isa't isa na. Umpisa natin sa sa question. Question mo muna. Kwentuhan muna tayo. Kayo ba, ikaw ba, Tito Ding, kapag may mga, yung mga kaibigan mo, naalala mo ba kung ano ba, kung paano mo sila nag-start na makilala? Kasi bawat kaibigan, iba-ibang
kumbaga iba-iba yung entrance niya sa buhay. Ano yun, from elementary to... Oo, mga ganun na kaibigan mo. Sa akin, ano lang talaga yung siyempre mga typical na larong bata, yung bisection, ganun. Kasi hanggang sa yung mga kalaban mo sa ibang section eh, naging kaibigan mo na ganun. So may mga kalaban ka rin pala? Oo, mga kalaban sa laro. Kalaro. Kalawa suntukan. Hindi. Dahil ako kasi naalala ko yung, hindi naman lahat, pero yung mga kaibigan ko kung paano sila pumasok sa buhay. For example, yung mga kaibigan ko sa Binangonan, Santiago, Ramon, mga iba't iba kung paano sila na naging part ng buhay ko. Kumbaga. Tsaka ano, dito Clint, yung mga ganyan na simpleng maliit na parte, ay maliit na parang parte ngayon, malaking impact sa'yo, parang ganun, di ba? Kasi bawat nakakasalamuhan nating tao kaya nakakasama natin eh may natututunan tayo. Oo, tsaka bawat kaibigan mo naging hindi kumbaga hindi man sa buong buhay mo eh nandun sila. Meron yung sa part ng buhay mo na sila rin yung talagang nakasama mo. For example, yung mga high school friends mo. Yung high school kayo kahit hindi naman na kayo magkakasama ngayon pero solid pa rin talaga yung kahit yung minsan lang kayo magkita. Kahit minsan lang kayo magkita eh pagkaharap lang sa inuman o kainan eh, goods na goods pa rin. Kaya, ang tanong, Tito Ding, umpisa na ba natin ang questionan? Oh, let's go. Sino bang unang magtatanong sa atin? Eh, sa akin, nakasave dito eh. Baka mainit-init yung question. Hindi. Okay, ikaw muna. Ito, yung unang, alam ko na yung ano mo dati, yung unang nakita mo ako eh. Pero gusto ko pang parang mas marinig. Tsaka baka hindi lang yun yung first impression mo sa akin. Yun, first impression. Okay. Ang first impression ko kay Tito Ding, parang daddy figure. Hindi daddy na, parang tatay-tatay sa office, sa opisina. Kasi nakita kita sa opisina. Kumbaga, pumasok ako sa UPCS, nauna kang empleyado sa akin eh. Oo. So, pagpasok sa opisina, siyempre, makalaki mong tao. Tapos may balbas. Balbasan, no? Akala ko nun, daddy-daddy ka ng mga empleyado doon. Akala ko yung parang kung magtakbuhan ka nila kapag kumbaga sa mga dinila. Dinila umasahan. De, akala ko kasi ikaw yung yung tipong parang tatay-tatay talaga nila na lahat ng kailangan nila ay tatakbo nila sa'yo. Ganun. Ako na ano ba? Yun lang yun? Yun. Parang nakakabitin naman yung ano. yun. Tsaka, siyempre, pag na sinabi ko kasing daddy figure, parang maasahan ng ano maasahan yung tingin ko sa'yo, no? Hanggang ngayon naman. Parang hindi. Hanggang ngayon naman. Pero iba yung level kasi pag sinabi mong tatay-tatay, parang tama. Lahat ng nasa office, kala ko anak-anakan mo na. Baby. Iba yung baby. Baby ka ba sa office? Oh, sige. Okay. Ako naman, susunod na... Parang mas nakakatawat yung mga hinanda mong tanong, Tito Clint. Hindi, simple lang to. Saan at paano mo ako unang nakita? Siyempre, iba yung unang nakita kita sa ibang unang nakita mo ako. Saan at paano mo ako unang nakita? Ayun, sa office na rin dati nung nasa corporate pa tayo, di ba? Paano yung eksena? Parang wala lang na, no? Kasi, pero ang tingin ko na sa'yo dati, parang ano din to, may tama din, gawo. Kaya, baliw. Makakasundo, gano'n. Baliw din. Oo. Kasi tas ang ano ko pa, may kasama na akong balbasan din. Hindi, tsaka una kasi, hindi pa kita nakita agad, pero hindi ko alam may nagsabi sa akin, may bagong... Parang kilala ko yung nagsabi sa inyo yan. Malaking tao ako. Nalala ko na yung unang sinabi sa'yo. Ano? Tungkol sa ano yata ito eh, sa pagkain yan. Oo, yun. Sabi na eh.
Anong sabi sa ansa? Nakalimutan ko na, basta something na basta about sa pagkain yun eh. Kaya yun talagang tumatak din na unang unang pagkikita natin dito, Clint. Pero hindi naman sinabing matakaw ako sa pagkain. Hindi naman halata. No. Hindi. No. Pero kilala kayo nagsabi nun. Sino? Nasa Lasalit yata. Okay. So, next question ako muna ulit. Oh, sige. Okay. Anong first impression mo sa akin? Ayun nga, Tito Clint, kanina, yung sinabi ko na, may, siguro pares tayong may tama, ganun na, ano. Pero tingin ko naman sa'yo dati, mabait. Tsaka, syempre, yung ganun naman dapat talaga eh. Tignan mo yung tao na as mabait muna na, tapos kilalanin mo. But hindi naman ako nagkamali sa first impression ko na mabait. Akala ko dati mapait ka. Damihan mo na lang yung kain mamaya, Tito Ding. Yun na lang yung pambawi ko. Uy, nice. Hindi, ang ano kasi dyan, Tito Ding, marami kang, ikaw ba yung tipo na nadadala ka ng first impression sa isang tao? Hindi. Yung first impression, ano sabi nila? First impression last. Hindi. Ano din talaga? Parang, hindi ko alam, pero parang judging na kasi. Pero bukod sa, siyempre, hindi lang naman lahat ng impression mo sa tao eh, positive. Meron ka rin, siyempre, yung mga unang tingin mo pa lang kahit walang ginagawa sa iyo eh. Oo, may mga ganung parang kayabang naman nito. Pero pag nakilala mo pala, okay naman pala. Maraming ganoon actually kahit sa opisina eh. Kahit sa mga halimbawa sa mga opisina nakatrabaho niyo. Parang snob naman 'to, parang. Oo, kala mo snob pero pag kinausap mo eh okay ano pala, okay pala. Hindi mo alam eh sila pala yung mga kasundo mo ganoon. Okay. So, Tito Ding, anong next question mo? Ayun, describe me in 3 words. Nako. Galingan mo. Baka wala lang tayong live sa susunod pag nag-uwi. Joke lang. Hindi, lang tayo. Protektado nun, Tito Ding. Protektado. Teka lang, medyo mahirap yung... Ano yung bawat word? Kailangan ko pang ipaliwanag. Hindi naman. Siguro, ikaw, okay lang din. Siguro, maliit lang. Ano yun? Maliit na 3 words currently ngayon o 3 words nung una kitang nakilala? Ganun? Kahit na ano. Ah, o pwede din ngayon kasi mas kilala mo na ako eh. Siyempre una fan kasi pagkakasundo tayo pagdating sa sa mga kalokohan. Yung kumbaga pag fan, wait lang Tito Ding, i-check lang natin saglit. Hindi ko sure kung ba't nag-stop. Ayun oh. Ayun. Sa internet lang ba? Oo. Mahina yata yun. Ba, hindi ka ba nagbayad? Joke. Ay, nako. Sakto deadline ng bayarin ngayon sa PLDT. Ay, yun nga. Ang first word na naisip ko, Tito Ding. Siyempre, fan. Yun nga. Sabi ko, nagkakasundo tayo sa kalokohan. Pangalawa, eto, dati. Dati, anong? Kala ko silent ka eh. Hindi ba? Silent ka lang pala kapag pag nagmumukmuk ka gano'n. Pero kala ko... Nagmumukmuk nga eh. It's silent talaga. Sa kanang nakita. Sa kanang nakita nagmumukmuk na mahinga. Hindi. Kala ko dati yung tipong silent na hindi mo ma-approach. Pero, bukod pa, medyo taliwas no. After lang ito nung daddy-daddy na sinasabi ko ah. Na kala ko noon kasi mahirap kang i-approach. Siyempre, nung una tayong di naman kita na-approach agad eh. Oo, oh, indeed. Ibang tao yung mga unang na-approach ko, yung trainer ko muna eh. Tsaka si Charlo, yung mga yun ang nauna kong sa office eh. Tapos, mysterious, Tito Ding. Alam ko, ito. Parang... Kilala na kita ngayon, pero in a way na... Meron pa rin mga part na mysterious pa rin. Kumbaga maihiwagaan ka pa rin sa pagkatao mo. Hanggang ngayon. Kahit kilala kita, kahit ganito, minsan di mo rin mahulaan yung yung gagawin mo. Parang, yung may surprise pang, ay may mga
parang unpredictable, parang ganoon, unpredictable. Yun ba, kaya feeling ko may pagka-mysterious ka pa rin. Don't let them know your next move. Ah. Dami akong meme na nakikita sa ganun. Okay, ikaw naman. Ay, sino na? Ikaw. Okay. Okay, nung una ba alam mong magiging ano? Nung una ba alam mong magiging kaibigan mo na ako? Yun. Ano kasi, ganito yan dito, Clint. Yun sa office kasi, ano tayo dyan, di ba? Parang close tayo lahat na. Hindi naman. Ay, hindi. Hindi, joke. Ba't binabawi mo yun? Hindi, parang ano, nagkakasundo-sundo tayo, lalo na tayo mga lalaki na ano, di ba? Pero, ano yung tanong mo? Magiging kaibigan? Pero syempre, mas nagtagal, mas nakilala. Syempre, tayong mga lalaki, mas nagsasama-sama. Hanggang sa na-develop na, okay pala si Clint, Tito Clint. So, ayun. Talagang naging kaibigan na rin kita na, syempre, napagsasabihan din minsan ng kung ano-ano, di ba? Nag-open up din sa'yo, ganun. Hanggang sa, yun, syempre, tiwala na rin talaga sa'yo. Alam ko nang in-open up pa sa akin. Hindi ko alam kung pwede sabihin. Basta yung unang usap natin na magkatabi tayo nun. Ano ba yun? wag na. Ay, ano? Ayan. Wag ka na magsalta. Ayun nga. Pero ako, mula nung unang magkatabi tayo na nagkasundo sa iyo. Seatmate ba? Oo. Oh, naging ma-seatmate. Ano? Naging mag-seatmate tayo sa office. Mula nun, ano na. Kumbaga tuloy-tuloy na mas nagkasundo. Oo. Maging magkasundo tayo. Ikaw rin naman, noong una, ang alam ko din talaga, magiging kaibigan din naman talaga kita. Kasi nga, marami tayong pagkakapareha sa hilig or sa gusto. Mga ganun. Motor, ganun. Una, pares tayo may motor noon. Pares tayo may balbas. Nagpupunta pa tayong basketball. Nagpo-basketball. May tawag nito. Sa laro din. Sa laro. Online games. Online games. Kaya pares, alam ko magkakasundo rin tayo. Pero, ayun, nilalaro mo dati, SimCity ba? Pero ano yan, Tito Ding? After ko nang malaman na hindi pala ikaw yung tatay-tatay sa sa office. Kasi akala ko noon mga close mo lang din yung noon, akala ko noon yung mga anak mo lang nakakalapit sa iyo. Kaya ganoon. Ikaw na ulit, Tito Ding. Saan na ba tayo? Pangilang tanong mo na yung Tito Clint? 1, 2, 3. Pangatlo pa lang. Ano sa tingin mo ang pinaka the best best thing about me? Teka. Ako, sa tingin ko yung pagiging masayahin mo kasi nagtatranscend yung pagiging positive mo. Alam ko marami ka rin pinagdadaanan sa buhay. Kalsada. Madami kasi malayo. Alam ko marami kang pinagdadaanan kahit dati pa na Pero lalong-lalo sa office, kapag masaya ka, ikaw yung tipo na kapag masaya ka sa office, magre-reflect yun sa yung mga ibang katrabaho mo. Kaya alam ko, nakapagdating sa, kahit hindi naman sa opisina, sa labas ng, sa ibang part ng buhay mo, yung pagiging masayahin mo, nagre-reflect na naapektuhan mo yung ibang tao. Yan naman ang maganda din sa isang tao, no, Tito Clint, in general. Na, di ba? Parang, kung positive yung pinapakita mo, na pwedeng ma-transfer sa iba. Kesa, so, mas magandang maging positive lang tayo palagi na. Isa na rin yan. Kaya pansin mo, meron, siyempre, nakakita ko na rin na may malungkot kang site na, alam ko na kapag, pero mas marami yung, mas marami, tsaka hindi ikaw yung tipo na, hindi bumabawi. Umbaga, ikaw yung tipo na, pag may malungkot ka, alam ko, magbabounce back ka into, yung, kumbaga, sa masaya na, hindi, choice din kasi yun, Tito Clint, na, kapag pinili kong maging malungkot, talo ako. So, mas magandang piliin mong maging masaya na lang na. Tapos, tsaka mo solusyonan kung ano man yung pinagdadaanan. Actually, madami ka pang maging magandang kumbaga. Pero, isa yun sa mga pinakagustong quality na sa'yo. As a
as a kaibigan, as a tito din. Ayan. Ako na ba ulit dito? Oo, number 4. Okay. Anong impression mo sa akin noon na mali ka pala? Ano yung tingin mo sa akin noon na mali ka pala? Parang gano'n. Parang hirap nung isipin. Kasi puro goods yung ano eh. Hindi, mag-isip ka. Kahit anong, siyempre open naman tayo sa design. Impression ko sa'yo na... Kung baga, tingin mo sa akin noon, ay, hindi pala siya ganito. Ngayon, na, alam mo na yung kung ano ako gano'n. Yung, yun. Ah, ano, akala ko, ako, parang sa ibang tao kasi, Tito Clint, no, na parang yung iba eh, kampante lang na, I mean, sa, ano, sa work na, ano, pero yun pala eh, may ibubuga ka pala talaga sa, ano, pagdating sa mga, gano'n. Diba, IT ka, diba, nagkukumpuni ka din ng washing machine, parang gano'n. Hindi eh, yung parang gano'n yun. Yung... Kayang-kaya mo pala talagang ano, yun, mataas yung ano sa sarili mo. Ay, hindi. parang negative na. Hindi, yung, kaya mo yan? Ano, kayang-kaya mo dalhin yung sarili mo, parang ganun. Ang... Akala ko eh, parang medyo mahihain na ano, parang ganun. Yun pala, may ibubuga ka din sa... bagay-bagay. Kaya pag lalo na pagdating sa trabaho. Ako naman, yung kung sa sinabi mo namang pagiging mayahin, Tito Ding. Nung, siyempre, high school kasi, lahat ng mga kasama mo sa eskwelahan, nakilala mo. Ang naging ano sa akin dyan, nung nag-aral ako sa isang malayong lugar, nag-aral ako sa Baguio, parang na-culture shock ako. Parang akala ko... Iba yung ano. Akala ko, madaldal na ako, akala ko umano na ako. Pero pagdating doon, parang... Ikaw yung tahimik na. Na-surprise ako na. Parang iba yung dito. Kaya ang ginawa ko, ang nangyari sa akin kasi, nung nagpalipat-lipat ako ng school, ang nangyari sa akin, tinaasan ko yung confidence ko bawat school na nalipatan ko para hindi ako mawalan, ma-out of place ba? Kumbaga. Para hindi ako ma-OP sa bagay-bagay. Kasi syempre, dayo ka lang sa, tawag na to? Sa isang sa lugar. Kailangan, dalhin mo yung sarili mo, ibenta mo yung sarili mo. In a way din, na huwag mong sa sobrahan yung pagbebenta mo sa sarili mo. Minsan, may mga mali din ako na ano eh. Na, yung joke ko lang minsan, halimbawa, yung joke ko kay Jelson na sinabi kong, sinabi ko dun sa isang kaibigan natin na model ako ng bench. Tapos naniwala nun. Yung mga ganun lang na, pero dinadaan ko minsan sa joke para makuha yung confidence ko na ano. Pero pagdating naman sa yung sinabi mo na may ibubuga sa work day to ding, minsan na ano din ako naipush yung sarili ko kasi yun nga yung pressure na dala ng na hanggang dito na lang ba ako ganun. Kaya minsan pinupush ko din yung sarili ko na dagdagan yung kung anong meron sa currently na oh, yun, Tito Ding, ikaw naman ang next. Anong ka na ba, Tito Clint? Pang-apat pa lang yun eh. Ito, Tito Clint. Anong pinaka, parang nasagot mo na to kanina eh, parang pumasok na, pero ano eh, naka-organize kasi. Anong pinaka gusto mo ugali ko? Bukod dun sa... Yung masayahin ka muna. Bukod dun sa masayahin. Hindi ka madamot, Tito Ding. Nalalong-lalo ngayon, napatunayan ko na hindi ka madamot. Kahit hindi ganun kalakihan o karamihan ng nai-share mo, hindi ka madamot. Yun ang isa sa... For example na lang, yung mga nakikwento mo sa... Hindi ko na kailangan isa-isayin na sabihin yung mga na-share mo. Baka abutin ba ng ano? Pero recently lang, nakapagsabi ka sa akin na may na-share kang ganito. Nakatuwa lang kasi ako, Tito Ding. May side ako na madamot eh. For example, sa mga nagpunta ka ng Baguio, halimbawa. Ako kasi yung tipo na hindi mahilig... Halimbawa lang, yung pagkadamot ko. Ako yung tipo na hindi ako mahilig bumili ng pasalubong para sa iba eh. Kumbaga, kung may bibilin man ako sa akin lang. Actually, pinag-aawayan namin ni Yats yan. Kasi si Yats, siya yung bibili siya ng pasalubong para sa iba. Ako yung tipo ng ano eh. Ang
isip ko kasi tamad na minsan eh. Hassle lang yan. Di, ano lang naman yung bibilin eh. Keychain lang naman na maliit. Hindi na ako bibili. Ganun ako eh. I mean, yun ang pangit sa ano ko eh. Kaya natutuwa ko na sinabi mo, natutuwa ko na alam ko na hindi ka pala madamot dito din. Oh, yun. Parang kagaganda naman sinasabi mo. Parang may utang ako sa'yo mamaya. Hindi. Mamaya i-ano mo lang yung bayad. Ito. Medyo seryoso na itong susunod na tanong. Anong ayaw mo sa akin bilang kaibigan? Naku. Tanong ko din yan sa susunod. Hindi, ano. Palitan tayo. Ako muna. Anong ayaw mo sa akin bilang parang kaibigan? Parang hirap naman mag-ano ng ayaw sa'yo. Hindi, open naman tayo para makilala din tayo ng mga nakikinig tsaka nanonood sa atin. Medyo mag-iisip ako dyan, Tito Clint, kasi parang wala na naman, parang wala naman ang ayaw sa'yo as a friend. Baka naman nag-iipit ka ng di honest. Hindi, hindi. Seryoso. Sige, bigyan natin ng contact. Kahit ano, kahit ano. O kahit ano. Ako, malalim yata ang iniisip ni Tito Ding. Wala talaga kasi ako maisip na ano. Uy, na... Goods yan ah. Oo. Oh, gusto mo ako. Pero yun yung tanong ko din sa yung susunod. Sige, mauna ka. Baka biglang lumabas yung ayaw ko sa'yo. Nagganti yan. Nagganti yan. Pwede ka lang. Paano ba? Hindi, ano na ang tayo eh. Okay lang na ano eh. Pero sa akin kasi, yun yung sunod na tanong ko sa'yo. Pero hindi ko expect na yun din yung tanong mo. Pero wala din talaga akong maisip na ano. Teka lang, medyo mahirap din talaga mag-isip. At syempre, nagkakasundo naman tayo. Ano ba? Diba sabi ko kanina, ikaw yung tipong mysterious type, diba? Minsan eh, parang ang ayoko minsan eh, parang nahihiya ka rin mag-open sa akin ng mga ano, ng mga bagay-bagay. Kumbaga, ang gusto ko sana, kumbaga, syempre, kaibigan mo ako. Yun talagang mapag-open ka na mga tao. No? Pero siyempre, nire-respect ko rin na meron ka rin ayaw sabihin, meron ka rin ano. Yun lang. Pero overall sa akin, goods ka naman. Pagbayad ka naman. Sa akin, wala akong maisip talaga dito. Na lang dito. Wala akong maisip na ano, ayaw ko. Ali, ganito na lang. Ha? Huh? Okay. O di, ano na, anong gusto mong sa akin bilang tropa? Yun na lang, bilang kaibigan. Ano yun, wala doon. Ha? Nag-ano ka na lang. Hindi, meron doon. Ay, meron doon. Meron yun sa ano, tono. Yun nga, yun sinabi mo kanina na ano, syempre, hindi naman lahat talaga mailalabas mo din na ano, 'di ba? Parang minsan pinifilter din natin yung mga ino-open up natin na ano. Pero nandun naman yung tiwala. Ang gusto ko, ang pinaka-gusto ko naman sa'yo na ano, handa kang makinig at magpayo. Yun yung pinaka-gusto ko din naman. Pero syempre, siguro, ayun, tama naman yung sinabi mo, understandable naman na hindi naman talaga lahat, kahit sinong tao, hindi naman ma-open up agad-agad yan, di ba? Totoo. Kahit pa siguro sanggang dikit talagang... Oo, may mapifilter din talaga minsan. Kaya naiintindihan ko rin na yung sabi ko nga kanina. Ikaw naman, Tito Ding. Ay, ano, sagutin ko muna yung question ko para sa'yo. Yung ano ba? Yung question ko para sa'yo, sagutin ko rin sa part mo. Isa rin naman na gusto ko sa'yo pagiging kaibigan na yan. No? Game na game ka. Kumbaga, game na game ka sa challenges... Game na game ka sa mga bagay na ino-open ko sa'yo na dati hindi mo ginagawa. For example, ito pa lang, Tito Cool. Isang chat ko lang na mag-podcast tayo. Ganun. Sige na agad. Sige agad. Naglatag agad tayo ng gagawin. Next week, nagkita ulit. Nagkita agad tayo. Naglatag tayo ng mga plano. Nagano na tayo ng mga layout. Isa yun sa mga gusto sa'yo. Tsaka, ito rin maganda sa mga, hindi lang sa'yo, kumbaga. Pag may mga kaibigan kayo na talagang yun nga, ready to accept challenges na alam niyang hindi kayo papahamak. Huwag naman yung tipong game na game ka sa negative na gagawin dito. Mga kalokohan. Huwag naman. Yung kalokohan na ikakapahamak nating dalawa, huwag naman. Yun ang maganda rin sa'yo. Alam mo na yung gagawin natin eh positive. Kaya
goods na goods ka. Pero pag negative, siyasat niya alanganin na. Alanganin. Kasi alam ko rin naman, parehas naman tayong walang bisyo. Ano, alam ko naman yung mga ginagawa nating pareho na... Oh, next question sa'yo, Tito Ding. Ito, in general to, Tito Clint, siguro ano, pagkakatiwalaan mo ba ako? Andun din yung Tito Ding. Huwag kasunod tayo. Andun din sa akin. Baka gusto mong yun, order ng ano may para sagutan na lang tayo. Di, yun, ikaw muna matanong sa akin nun kung mapagkakatiwalaan ba kita. Ngayon ba yun? Oh, Tito Ding, mapagkakatiwalaan kita kasi hindi naman, di kita magiging kaibigan pag wala akong... Tama. Sa una pa lang, di ba? Tsaka una pa lang, yung nagsabihan pa lang tayo ng mga trip natin. Alam ko na, alam ko yung pinagsasabihan ko hindi niya ikakalat ng in a negative way yung mga sinasabi ko sa kanya. Tsaka syempre, una, yung pa lang bro, pag angkas pa lang sa motor, yun pa lang dapat tiwala ka na sa ano eh. Yun pala. Hindi ko nga nilalabas yung mga video picture. Wala naman bro. Ay, Tito Ding. Wala naman na. Wala naman akong video ha. Oh, wala. Screenshot, no? Huwag naman. Saka wala naman ha. Wala. Okay, Tito Ding, ang tanong naman, ikaw ba? No? Ano na yun? Mapagkakatiwalaan mo ba ako? Oo. Talagang ano 100% 'yun kasi una pa lang 'yun nga tulad ng sabi mo yung kinumpare mo sa pagbumotor pa lang no Tito Clint. Tsaka hindi lang dun talaga yung pag-open up ko pa lang ng mga bagay-bagay sa iyo talagang malaking tiwala na yung ano ko sa iyo. Kaya the best talaga. Wala akong masabi na ano. Kaya kung halimbawa may isa man akong lalapitan na kaibigan, halimbawa mag-open up na ano, ikaw talaga yun na mauna din. Same naman Tito Dick. Alam mo naman yung mga pinagdadaanan sa mga sigma. Walang sikreto. Wala namang sikreto eh. Ano eh maganda nga Tito Clint, 'di ba? Minsan ngayon nagkakasundo tayo sa mga gusto nating gawin, ganun. Parang yung doon pa lang yung sharing ng ano nagtitiwala ka na sa tao na try natin yung ganito, gawin natin yung ganito, parang ganito. Ito pa lang Tito Ding, sabi ko nga, isa rin sa kaya pinagkakatiwalaan kita kasi yun nga yung sinabi kong mag-podcast tayo. May tiwala ako na gagawin natin. Na i-start natin yung gusto nating gawin. Kumbaga kahit gaano katagal natin maabot, baga basta at least naumpisahan basta maumpisahan natin yung maging consistent tayo, maging consistent. Kumbaga dun pa lang nagtitiwala na tayo sa isa't isa, di ba? Commitment. Tama ba? Commitment ba yung tamang term doon? Kami mga takot sa commitment. Pero yun nga, dahil tanong na sa tiwala yung susunod, Tito Ding, ito maganda yung susunod na tanong ko. Anong gusto mong maging future natin as bilang magkaibigan? Anong gusto mong mangyari sa future natin bilang magkaibigan? Yun, inulit ko lang. Inulit ko yung question. Hindi, anong gusto mong mangyari sa atin bilang magkaibigan in the future? Ano, Tito Clint, parang yung solid na samahan pa rin talaga. Kasi, eto, tuloy-tuloy lang tong podcast natin, di ba? Siyempre, may siguro hindi natin alam in the future hindi man tayo magkalayo man tayo pero tuloy-tuloy pa rin na ano. Pero gusto ko sana yung intact pa rin talaga yung ano. Yung tipong hindi kayo palaging nagkikita pero pag nagkita kayo, nandun pa rin yung ano, walang nabawas, kumbaga parang gano'n. Kumbaga gusto ko in the future, solid tayo o mas higit pa doon. Mas higit pa. Okay. Ako naman Tito Ding, sagutin ko din yung tanong ko. Ano. Ako naman, ang gusto ko maging sa atin sa future. Nakakita na kasi ako ng mga matatandang magkakaibigan. Kumbaga, kung ano yung foundation ng pagkakaibigan natin ngayon, mapalawak pa natin. Tapos, makahanap pa tayo ng iba't ibang kaibigan din natin na parehas ng kung anong meron tayo. Kumbaga, may tama, ganun. May balbas. May balbas. Tapos gusto ko rin Tito Ding na hindi lang sa podcast matatapos.
hindi lang sa podcast malilimit yung pagkakaibigan natin. Halimbawa, gusto nating mag-negosyo someday. Business partner business, na. Maging business partners din. Tsaka yun, syempre, nag-umpisa tayo ng ano natin, sabi ko nga, ng circle of friends, di ba? Sabi mo nga dati, gusto mo magkaroon ng isang solid na circle kung saan eh, positive. Yun, isa yun sa gusto kong mangyari sa atin sa future na magkaroon din tayo talaga ng good circle, solid circle, kumbaga. Yun. Hindi na malabong mangyari yan dito. Hindi naman. Kasi ngayon pa lang, marami na tayong marami na tayong kaibigan. Pero syempre, busy lang din kasi talaga yung iba. Kaya, tsaka ito rin, gusto kong sabihin sa mga ibang pamangkin natin dito ding, no? Na kapag yung mga kaibigan nyo, hindi porke hindi kayo nai-text lagi, hindi kayo nai-chat lagi, hindi na sila tunay na kaibigan. Iba't iba lang talaga tayo ng ano. Tsaka kung halimbawa, mga pamangkin, hindi man sila pumayag sa panyaya ba yun? Pag-invite nila sa inyo, syempre, intindihin nyo din. Kasi minsan kung yung nagkokos ng hindi magandang pagkakaunawaan yung ano eh, yung tilanggihan parang. Yung hindi mo inintindi yung sitwasyon ng isa, parang ganun. O kaya hindi mo nirespeto. Yun din kasi na akala kasi ng iba, kinakalimutan mo na sila dahil hindi ka na nakapunta. Hindi naman porke tumanggi kinalimutan na nila kayo, parang ganun. May iba-iba lang din talaga tayong ginagawa sa buhay ngayon. Nagkataon lang din na, for example, yung sa atin na lang, nagkataon lang din na nagkasundo tayo sa schedule, sa gustong gawin. Kaya tayo ngayon mas madalas magkasama. Pero hindi naman ibig sabihin, yung ibang kaibigan natin eh, kinakalimutan na natin. No, Tito Ding? Oo. Yun. Next question sa'yo, kung gagaling, Tito Ding. Anong ma-advise mo sa akin, Tito Clint, sa buhay? Medyo ano yan ang advice ko lang sa'yo, Tito Ding, ano, kung may mapagdaanan ka man in the future na maging mga problema, gusto ko malaman mo na gusto kong gawin mo na ituloy mo lang yung gusto mong gawin. Huwag kang susuko. May madapa ka man, bumangon ka, alam ko naman babangon ka, pero gusto kong sabihan sa'yo na maging positive ka pa rin. Huwag magbabago yung part mo na yun. Kasi isa yun sa talagang pinaka-best feature mo, Tito Ding. Yun. Hindi yun sa binibenta kita sa mga... Galing mag-comment ni Tito Clint. Ikaw naman, Tito Ding, anong advice mo sa akin? Advice ko sa'yo? Oo. Parang ang hirap nang sundan nung mga sinabi mo. Seryoso ba yun? Pero seryoso kasi, no? Oo. Ano, sa akin, Tito Clint, kasi nakikita ko talaga sa'yo na, ano, na pagdating sa work ko, kaya sa ibang bagay, talagang sinusubukan mo. Siguro, ano, mas galingan mo ba para makamit mo yung gusto mong pangarap na, ano? Mas maging successful. Kasi, tingin ko sa'yo ngayon, successful na. Pero, syempre, hindi lang doon magtatapos yun, di ba? Mas may gusto pa tayong gawin na. Same tayo. Kumbaga, ikaw naman, Tito Ding, may ano to, secret. Pasingit na question lang. Ano naman ang masasabi mo sa ibang kaibigan mo na advice lang or something ano, sa ibang kaibigan mo rin? Tanong ko yan sa'yo, isa last, pinakamali. Ay, nakalas ba? Sige, pero sagutin ko na yun. Tsaka parang nasabi mo na yun kanina na ano. Ayun kasi, ang friendship na ano, hindi naman yun yung palaging magkakasama kayo. Nandun yung may sarili na kayong buhay na ano. So, ang maganda dun, hindi man kayo ganun ka-connected tulad ng dati, dapat nandun pa rin yung friendship nyo na ano. Tsaka hindi na, ang tunay na friendship, hindi parang hindi magtatapos basta-basta dahil lang sa wala ng communication. Tsaka ang ano dun, Tito Clint, isa pa yung mga sikreto na ano. Dapat kung may mga sinabi sa inyo ang kaibigan nyo,
wag niyo nang i-brought up sa iba kasi pinagkatiwala sa inyo. So, ayun. Parang wag kayong magsira na ano. Stay close. Tsaka ano, dapat kung kaibigan nyo, pinupush nyo na pataas na ano. Wag niyo kayong gitan kung siya yung nasa taas. Palakpakan nyo kasi darating din yung oras nyo na ano. Kasi hindi naman lahat, kasi marami rin ding ganyan tito ding, no, na babasa natin at naririnig natin na yung ibang kaibigan kapag porke mas umangat na yung iba sa kanila eh, sila pa yun nanghihila pa nang nagsasabi ng baho, parang ganoon. Dapat matuwa na lang kayo kasi kaibigan nyo yun eh. Tama tito ding. Yun din. Sa ako naman pagdating naman sa ibang kaibigan naman, gusto ko sabihin na sana kahit di tayo lagi magkakasama, wag na wag kakalimutan yung mga pinagsamahan. Yun. Tsaka hanggat maaari kung kaya magkita, mga ganun. Nasabi mo na rin kasi yung gusto kong ibang sabihin, tito din. Kaya yun na lang. Pero may last question pa ako, tito. Wala pa ako sa last question. Ay, wala pa ba? ikaw muna kung wala ako sa last question. Number 8 pa lang ako, ikaw last na ba? Last na sa akin. Sige, magkasunod, tas ikaw na. Oo. Anong hindi mo makakalimutan ginawa ko? Nako. Nako. Teka lang dito ding. Ginawa mo bilang kaibigan? Oo. Teka lang dito ding. Marami actually eh. Pag bilang tao noon, syempre. Ginawa mo ito isa to sa hindi ko makakalimutan tito ding na ginawa mo, tsaka hindi ko in-expect dati. Naalala mo nung nasa hospital si mother noon? Ang pinakagustong ginawa mo noon yung dumalaw ka tapos nag-pray over sa hospital. Kasi hindi ko expected na ikaw yung tipo ng tao na though kaibigan kita, hindi ko expected na ikaw yung ano talaga. Hindi ba? Ang ano kasi hindi ko alam dito, yung side mo na yun dati. Hindi pa tayo siguro ganun kaano. Oo, kasi parang nag-uumpisa pa lang yata tayo noon eh. Hindi ko na actually, pero hindi ko makalimutan yung time na yun kasi isa yun sa pinaka-favorite na ginawa ko, yung mag-pray over sa nung bumisita sa hospital nung kay mother. Yun ang ano naman talaga dito, Clint. Wala naman sa hindi naman kabawasan sa pagkalalaki yun, di ba? Hindi na, nakakabilig na. Gulat ka lang. Nagulat lang ako na, siyempre, una, puro kalokohan pinag-uusapan natin. Hindi mo expected na yung loko-loko. Yung loko-loko yun yung nag-ano sa'yo. Pero hindi masama yun. It's a good thing yun na ganun ginawa mo. Yun, isa yun. Tulog si mama. Pero ikaw tito ding, anong pinaka hindi ko makakalimutan na ginawa ko. Na ginawa mo? Oo. Positive ba? Hindi. Parang ang hirap. No. Madami kasi. Kahit na nakakatawa o... Okay lang. Walang problema. Kahit yung... Huwag naman yung ano. Ito, hindi ko makakalimutan yung ano. Ah. Yung kabago-bago mo empleyado, tapos nag-request ka ng day off na magkasunod na ano. Ikaw ang mag-explain nun dito, Clint. Dati kasi sa opisina kasi dati, bawal mag... Ang allowed lang na mag-day off sa weekend, tsaka katuloy ng weekend. Tawin yung kadugtong ng weekend na Monday. Tama naman talaga. Bawal kasi mag-off yung mga bagong empleyado lang nun sa date. Ang mga priority kasi dun, supervisor tsaka senior yata. Hindi ko sinasadya na nag-request ka na. Nag-request ako, tas na... Ano to? Anong term dun na parang bypass. Na-bypass ko yung ibang supervisor. Pasensya na. Hindi ko alam. Yun yung hindi ko makakalimutan ginawa mo. Okay. Ano pang next question mo dyan, Tito? Ito, ang... Huwag mo nang itanong sa akin pabalik. Binabalik. Hindi, itatanong ko. Sige.
ano, biggest fear mo? Wait lang, dito din. Ah, okay. Biggest fear ko? Actually, isa pa paano eh. Hindi naman siya biggest fear, pero biggest fear nga tanong mo. Ano ba yan? Pwede bang hindi biggest, pero isang fear lang na may kaugnayan sa friendship. Isa sa fear ko sa buhay na may kaugnayan sa friendship, yung ano, yung makalimutan ka ng isang tao na dati mong ka-close. Yun lang. Isa lang yan. Kumbaga, dati, halimbawa, sa atin na lang, kunwari lang, Tito Ding. Ngayon, so, close tayo, ang daming nangyayari na magkasama tayo. Tapos, one day, bigla na lang, biglang nawala na lang. Tapos, wala nang contact, wala nang ano. As in, nawala na lang. Parang, isa yun sa mga fear na ayokong mangyari. Kahit sa sino sa mga kaibigan ko, kahit hindi ka, kahit sino, kumbaga, sa mga past friends ko man o recent friends ko, isa yun sa mga ayoko, Tito Ding. Yung makalimutan. Yung parang binaliwala. Yun lang. Ikaw naman, Tito Ding. Anong isang fear mo or biggest fear mo? Ayun nga. Siyempre sa friendship, ano tayo, Tito o Clint, no? Sa akin yung, ano, yung misunderstanding na, ano. Kasi, isang maliit na hindi pagkakaintindihan pwedeng mag-lead ng malaking, ano eh. Pero buti tayo, hindi talaga tayo nagkakaintindihan. Kaya sanay na, nahuli. Hindi, ano, yun yung, ano, hindi lang sa'yo, Tito Clint, sa iba pa nating kaibigan, na minsan kasi, ganun, yung parang sa konting, ay sa maliit na hindi pagkakaintindihan, dun na nag-uumpisa yung parang actually, kahit, hindi magandang... Kahit sa family, kahit hindi sa friendship. Overall. Talagang dapat mas palawakin pa natin yung ano natin. Isip natin about dyan. Unawa, no? Unawa. May last question muna ako bago natin ano yun yung... Ano? May last question pa ako? Ay, may last question ka pa. Sino ba? Ako muna o ikaw? Ikaw muna. Ito, ano naman, parang naging conclusion na tanong na ba ito. Masaya ka ba kung anong meron tayo ngayon na... bilang magkaibigan? Oo, solid. Kasi bukod sa mas na kikilala pa natin talaga kung sino tayo, kasi tulad nga ng sabi mo kanina, Tito Clint, na mysterious ako na ano. Syempre, patagal ng patagal, mas magiging open up na... Hindi naman kasi porque magkaibigan kayo, alam nyo na talaga yung ano. Syempre, it take years bago mo din talaga makilala ang isang tao, di ba? Sa mag-asawa nga lang, sabi nila, makikilala mo daw yung asawa mo kapag nakatira na kayo sa isang bahay. Ano ulit yung tanong mo? Kung masaya ka ba sa currently kung anong meron tayo ngayon? Oo. Tsaka ano, yun, bukod sa bagay na sinabi ko, syempre, yung masaya ako kasi... may na-develop tayo, may na-improve tayo sa sarili natin ngayon. Isa na lang din to, Tito Ding. Sabi ko kanina, narinig mo ba? Parang baligtad yung mic. Okay. Pero ito, Tito Ding, alam ko isa to sa improvement sa part mo. Kasi itong panagpagsasalita natin sa live, sa podcast, ikaw kasi yung tipo ng tao na hindi mo ibobroadcast yung ano eh. May mapagsasabihan kang mapagkakatiwala mong tao, pero ikaw yung tapo. Pero ikaw yung tipo ng tao na hindi mo ibobroadcast yung problema mo eh. Kaya, or yung something na may tungkol sa'yo. Kaya isang... Tsaka mahihain talaga ako. Tayo-tayo lang din, kung talagang kakilala ko, bardagulan, pero syempre, pero alam kong may ibang nanonood. Kaya, alam ko isang improvement din sa'yo to, itong pag-podcast natin, pagla-live natin. So, ayun. Ano ulit yun? Eto, Tito Clint, kasi wag mo nang tanong pabalik sa akin to kasi nasagot ay na ano ko na yun kanina eh. Ay, nasabi mo na rin to, ano, advice mo para sa mas matibay na friendship. Di ba parang yun na rin? No, nasagot mo na yun kanina eh. Pero ikaw kung... Ibang atake naman. Oo. Paano ba to? Ito, yung... Ito, importante to, itong part ko na to. Kasi,
marami tayong kaibigan na magkakaiba tayo ng opinion. Mm. Yung hindi niya gusto, gusto mo yung tapos balik na, mm. baga vice versa. Pero hindi ibig sabihin nun hindi na kayo magkaibigan. Meron man kayong ibang bagay na hindi pagkasunduan, tandaan nyo na magkaibigan pa rin kayo, may pinagsamahan kayo na wag yung maliit na bagay na yun ang wag yung hayaan na yung maliit na yung bagay na yun yung sisira sa mga pagkakaibigan. Mm. Yun lang nito. Ay, napakagaling talaga ng Tito Flint. Na pang miss you PCS. Ay, ito dito ding. Ay, tapos na pala. Ay, meron ka ba? Wala na pala. Last na pala. Pero sagutin muna natin tong ano. Tong question ni pamangkin na Siam. Eh, si Sheng. Diba si mga kala? Ako, ano, friendship yun yung ano, yung parang pangalawa sa pamilya siguro na ano. Ah, medyo malapit din yung ano ko. Sige, ikaw muna. Ano? Sige, ikaw muna, tuloy mo lang. Na mapagkakatiwalaan mo, mapagsasabihan mo, yung tunay na friendship, syempre. Yung komportable ka gawin yung mga gusto mo na ano, kumbaga support sila sa iyo na yun yung sa akin yung definition ng ano, yung susuportahan ka, 'di ba? Pag pamilya ganun, susuportahan ka, aalalayan ka, itataas, iingatan ka. Alaga. Kumakanta na yata. Ayun, yung itataas ka nila, hindi ka nila idadown. Yan yung friendship sa akin. Sa akin naman, ang friendship. Friends are your brothers and sisters from another mother and father. And cousin. Oh, and cousin. Sila yung mga kapatid mo na hindi mo kapatid sa dugo. Apdo. Sa dugo. So, sa kulangot yun. Kapatid sa kulangot. Ay, pasintabi, sorry. Baka may kumakain. Kapatid mo na hindi kayo parehas ng magulang. Kasi, parang kapatid, minsan mag-aaway kayo, minsan, madalas magkasundo kayo. Pero kahit anong mangyari, kapatid mo pa rin yan. So, kahit anong connected mangyari, kaibigan mo pa rin yan. So, yun lang, ano ko sa definition ko ng friendship. Ang magandang usapan natin dito din, medyo parang medyo ang maganda, ganado tayo sa mga dito din. Anyways, may gusto ko pa bang ipahabol dito din? Ayun, gusto ko lang sabihin na ano sa mga pamangkin natin na ano, manood kayo sa hindi ano para sa mas matibay na ano na friendship nyo. Ayun, magtiwala kayo sa kaibigan nyo. Tsaka syempre tignan nyo din kung maganda yung kumbaga nahawaan kayo ng positive na ano, kasi sa akin Tito Clint, kung pwede lahat ng kaibigan ko yung positive din talaga na ako. Kasi ang hirap naman nung yung masayahin kang tao tapos magkaroon ng kaibigan. At saka pag yung kaibigan mo yung tsaka, ipapahamak kayo, sa tingin ko hindi na kaibigan. Tsaka syempre, ano, mas magandang ikaw yung maging positive para mahawaan mo yung mga kaibigan mo na ano, na maging ganun din. Maging ganun din. Kaya dapat masaya kayo palagi, ganun. Ang pahabol ko naman, anong bang pahabol ko? Nakalimutan ko na. Nasa isip ko na kanina eh. Teka lang. So, yun nga. Manood kayo ng Tito Call every Saturday night. Naubusan ka doon ba? Hindi na ako sasabihin. Hindi, ito lang. Message ko sa... Final message ko na tungkol sa pagkakaibigan. Magpasalamat tayo kasi meron tayong mga kaibigan. Yun lang. Maano na siya. Malawak na yung... Bahala na sila mag-isip. Bahala na kayo. Pero, yung simpleng pasalamat at meron tayong mga kaibigan. Yun lang. So, salamat mga pamangkin for another... Teka lang, Tito Ding. Pahabulan natin ng isang, out of, ako, pahabulan kami ng out of the topic ngayong gabi na question.
para goods pa rin. Red. Red? Red card ba? Joke lang. Anything but red. Sige, Tito Clint, kwentuhan mo sila. Ah, yun nga. So, ay, magpapasalamat muna ako sa, siyempre, sa mga kaibigan, pamangkin. Mga pamangkin natin na nanood, tsaka naghintay talaga kasi naman isang linggong natigil yung Tito Cole kasi may bagyo nga. Salamat ulit sa mga kaibigan pa rin, siyempre, na sumusuporta sa mga ginagawa namin kalokohan ni Tito D. Hindi naman kalokohan kasi may natututunan naman tayong pareho. Both ways naman na nagbabatuan tayo ng lesson. Eto, bubunot ako Tito Clint. Okay. But black, black ba yan? Hindi ko alam. Oh, game, game. Ba? Tell me something you believe as a child that makes you laugh now. Ha? Ito, ay, teka lang. Parang ganda nun, no? Parang childhood mo na. Ano, eh. Ano yung pinaniniwalaan mo nung bata ka na tinatawanan mo na ngayon? Oh, yung siguro na pagtanto mong hindi totoo na. Ano. Teka lang. Kaya lang, isip tayo. Yung, akala ko eh, magiging, ano din ako, super saiyan din ako nung bata. Kasi sumisigaw-sigaw ako nung bata eh. Yung parang cartoon na ano eh. Kaya, yun, tinatawanan ko na lang ngayon kasi para akong ewan nun. Tuwatakbo pa nga ako. Actually, before ako napanood yung Naruto, nanood ako ng Play Mo Preka nun, ganun din takbo niya eh. Kaya tumatakbo-takbo din ako nung agano. Gumaganun-ganun ka din na ano. Oo, nagre-regan-regan din ako. Ikaw ba Tito Ding? Ano bang pinaniniwalaan mo noon na tinatawanan mo na lang ngayon? Parang sa akin, sa anime din talaga Tito Clint. Eh. Kasi yun yung nakagisnan ba? Tawag doon, oo. Yun yung, oo. Santa Claus, ano ko ba? Ano yun? Ay, ito pala, ito Tito Ding. Akala ko totoong namatay si Undertaker noon, tapos nabuhay talaga. Yung si Undertaker. Oo. Akala ko talagang namamatay siya tapos nabubuhay talaga. So, yeah, kasi nasa casket siya na. Natatawa ako ngayon kasi akala ko totoo yung mga ginagawa nila sa WWE. Yung pala script na. Scripted ano, pala yun. Sa akin, Tito Clint, sa yun nga, sa anime na ano. Ang isang pinapanood ko din talaga eh, ano, yun nga, Dragon Balls na kapag yung nakikipag-away ka o yung gusto mong mas maging malakas, eh, isigaw mo lang na maporma ka pa. Ang dami kong ginawa. Bumili pa nga ako ng, kumuha pa ako ng ipa na gawing, tag doon, kay Ipo Makunochi noon. Mm-hmm. Kumuha ako noon. Pero bago tayo, yun lang, yung sagot natin. Bago tayo matapos dito din, mag-shoutout muna tayo sa mga nanood sa atin. Tsaka, shout out kay Albert Razo, kay Razo. Hello pre. Tara na mag-Valorant na tayo. Ayun, kay Ate Vivian May. Hello Ate Viv. Congrats sa success ng negosyo. Syempre nakaka-miss yung mga gatherings natin. Oo. Hey, hello din kay Mama tsaka sa mga kapatid ko. Nanganak nga pala yung si Roxanne, yung asawa ni Mega. Ayun, congrats. May, tito na talaga ako. Legit tito na. Ano ba? Congrats. Apo na, lolo at lola na rin yung si Mama at si Papa. At kay Sherry Kasimangan. Huwag niyo kalimutan na i-like yung Sherry Kasimangan sa TikTok at sa Facebook, syempre. Tsaka kay Sir. Kay Sir. Kay Ma'am JP. Ay, Ma'am ba? Ma'am kay JP Fernan. Ma'am JP Fernan. Fernalin. Ay, Fernalin. Oh. Si Ma'am JP Fernalin from ULS. Mga taga-ULS dyan, manood kayo ng Tito Cole. Hindi basta yung pangalan ng Tito Cole. Sabi yung mga ayos sa ULS eh. Ano yun? Wholesome. Tsaka kay Gerald sa barkada ko nung carriage. Yan, si Gerald, pamangkin na Gerald. Alam din niya yung mga kalokohan ng kaibigan natin. Tsaka kay Mau. Hoy, kay Mau, kasama yan. Magkakasama kami yan. Si Mau ulit. From City Hall naman yan. Ayun. Hello, sana naman. May kapit pala tayo sa City tayo Hall. City Hall, sabihin mo kay Mayora, manood ng Tito Cool. Sino pa ba? Wala na. Ay, wala na. Ayun, salamat sa ating po. Salamat sa pag-stay. Salamat sa pag-stay. Dito lang, hanggang dito muna ang another episode ng Tito Cool. Tsaka syempre, ang tawag nito.
Tsaka syempre, abangan nyo ulit sa susunod na Sabado at may mga pag-uusapan pa tayo. Hmm. Alright. Ayun, thank you ulit mga pamangkin. Thank you. Salamat sa pagsama. Have a fun weekend mga pamangkin. Alright, peace out.